pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko nung, ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang kakaibang prutas na matamis at maasim. Ito ang mangosteen na tinatawag din pong Queen of Fruits. Paano ang pagtatanim nito? Pag-usapan natin ito sa aming pagbabalik. Ito ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik ko ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, ang ating makakasama ay galing po ng Kidapawan City. Siya nga po ay isang doktor at collector po ng mga rare fruit trees. So ngayon po makakasama natin si Dr. Alexis Manuel. Hello po! Magandang umaga sa lahat, mga init ninyong mga nagsusubaybay sa inyo. Yes po. Sir, kayo ay collector ng rare fruits. Ano ba yung mga... Paano ba maging collector ng rare fruits? Konting hapyaw lang. Konting hapyaw. Actually, ang marami naman prutas na pwede dito sa atin, but nobody have explored the potential. Alam lang natin, mangga, bayabas, and gano'n. Mm-hmm. And naman natin, ilang libo pang prutas. So the best way to investigate kung tutubo ba sa atin dito o ano ba talaga ang lasa na hindi lang sa libro, mm-hmm, is to plant. So for that reason, that made me go into collecting of fruit trees na baka may potential na merong market. Merong pwede nating ma-produce dito and we can also offer to other countries. Oh, yun pala yun. Eh, pero ngayong araw naman na pag-uusapan natin ay mangosteen. Sabi dito, yes, eh, ang mangosteen daw po ay fruit of the, ano, for the gods. Bakit it is ba? The king, queen of the fruits. Queen of the fruits, yes. Yes. Bakit po siya tinawag na queen of the fruits and fruit for the gods? Tinawag daw siya na queen of the fruits dahil one time, yung Queen ng England requested mismo na dalahan ko ng mangosteen. Oh. Yun na sabi na Queen of the Fruits. At saka kasi, di ba, kung pag-usapan natin ang Queen, dapat merong King. Na-notice namin dito sa Davao na merong durian. Yes, which durian. Is the King of Fruits. Pag kumain ka ng durian, reklamo ng iba, mainit sa katawan. Mm. But after eating durian, kung kakain ka ng few fruits of mangosteen, life is normal. Oh, so, nababalance. After eating the king of fruits na durian, kakain ka rin ng mangosteen. Dalawa tatlong bunga ng mangosteen and normal ang feeling mo. Oh, compatible pala. Kaya talagang king and queen. Yes. Yon naman. Bagong kaalaman sa atin yan, ha? Eh, pero sir, ano ba itsura ng mangosteen? Yeah. How I wish, no, na maraming harvest ngayon at makita talaga kasi sabi nga nila, to see is to believe talaga, eh. Mm-hmm. Ang mangosteen nga, rare pa dyan sa inyo talaga, eh. Opo. Ilan lang. Kaya yung mga ano dito kung hindi season ng mangosteen, hindi talaga siya nakikita, eh. Kasi ito seasonal fruit.
Pwede natin pag-usapan, ano bang season talaga ang mangosteen at anong magandang season ng pagtatanim nito? Ang harvest season ng mangosteen ay traditionally August talaga. Kasi like almost all fruits, kailangan niya ng brief dry season na para tama lang na matreten ang buhay niya na baka mamaya mamatay siya o matuyo siya. Kaya ang response niya sa stress is mamulaklak siya at mamunga para hindi mawala yung kanyang blood type. So, after summer, mamulaklak. So, ang mangosteen, after about 110 days, pwede mo na siyang ma-harvest. So, kaya August, yun ang usual na labas ng fruits dito sa amin sa Davao area. August, tapos 110 days. So, ibabalik natin para naman sa pagtatanim. Kailan kayo nagsisimulang magtanim kung ang target natin ay August? Ang dapat, ang mangosteen kasi is forever crop yan eh. So, namumulakslak siya ng mga May, June, July, August. So, after about mga 4 months, doon ang harvest. Ang kagandahan niya ng mangosteen kasi, matagal ang buhay niya. There, ang eldest, ang pinakamatanda ng mangosteen dito sa Davao or Kidapawan area is about less than 70 years old. Gano'ng kalaki yun, sir? Malaki na siya. Ilang feet? Siguro ang mataas na mga, sabihin natin, mga 60 feet. Mataas nga. Yes. And I was invited ng isang kaibigan ko doon sa Hulo na doon naman talaga galing yung ating mangosteen dito sa Mindanao, no? And sinasabi niya, meron daw silang document saying na 200 to 300 years old daw yung kanilang mangosteen doon na po. So sinasabi ko sa mga kaibigan ko na ang mangosteen ay tanim ng tamad. Dahil once tayo magtanim and for 100 years at least, 200 years, regularly, annual, meron tayong harvest. Yes po. Kumbaga, naitanim mo na papakinabangan pa ng iyong anak, ng mga susunod na anak hanggang sa susunod pang generation. Yes. Yun ang maganda. Ano ba yan sa inyo, sir? Buto, seedlings, paano ba ito itanim? Saka ano yung mga land requirements natin? Paano ang land preparation natin dito? Ang mangosteen ay tinatanim usually from buto. Yung grafted is hindi maganda. Hindi recommended ang grafted? Hindi recommended. Okay. So, from buto, ang kagandahan ng mangosteen, isang unusual. Ang sa mangosteen, walang lalaki o babae. So, hindi mo na ma-improve ang breed niya. So, what you see is what you get. Yung buto na makukuha mo, pag itatanim mo, ganun din ang magiging result. Sa buto, ilang araw natin ang hihintayin? Yes. Ang buto, usually, na about a week's time, nag-germinate na yan siya. So, ilalagay natin sa polybag. And common practice dito sa amin is we plant our mangosteen seedling kung at least mga 5 feet na siya in height. From buto, so, hintayin mo na maging 5 feet bago natin i-transplant dun sa mismo farm. Yes, yun ang nire-recommend namin ngayon. Kasi sabi nila, matagal daw mamunga ang mangosteen. Sabi nila, 10 years, 15 years. But yung aking mangosteen na tinanim ko in 1998, on the third year, nakatikim na ako ng bunga ng mangosteen. Although, hindi pa lahat namunga. So, that is just 3 years after planting. But I have planted seedlings na mga 3 years old na sa nursery. Pagka 3 years old, 5 years old, gano'ng kalaki na yun? About mga
4 feet, 5 feet na ang height niya. Mataas na rin. Mataas na rin. Apo. So hindi na siya, hindi ka na matakot na baka matabunan kasi. Opo, o saka makain ng kambing kasi yung iba, 'di ba? Yung mangga pag kanilipat ko eh, dahil maliit pa yung mangga, so iba kinakain. Ganyan yung nangyayari. Eh paano naman ang distance no, sir, pagka tayo nagtanim? Sabi mo lumalaki ng 60 feet ang pinaka malaki diyan sa inyo. Paano ang distance natin? Tapos may pruning ba tayo? Ma-maintain natin yung size ng ating mangostin. Ang planting distance ko sa ngayon sa farm, the usual ng mga kaibigan ko who are into mangosteen production also, is about 10 meters. 10 meters. So, yung 10 meters na yan, ang canopy niya mag-aabot in, sabi natin, mga 25 to 30 years. Oo. So, walang pruning na ginagawa kasi ang bunga ng mangosteen is nandun sa dulo ng kanyang mga branches. Pag pinutol mo yun, hindi nabubunga next year yung particular branch na yun. So, may hihintayin namang may tutubo na side branches sa tabi niya and yun na naman ang hihintayin mo na mamumunga. Oh, ganun pala yun. So, hinahayaan nyo lang po talaga na malaki ang sakop ng ano, mangosteen. Yes, yes. Although, siguro konti lang kasi ang nagplantation type din ng mangosteen, no? Kaya okay. Tapos tuloy-tuloy na po. Ano po ba yung ano, anong year yung pinakamarami talagang bunga itong ating mga mangosteen? Theoretically, as it grows older, mas malaki ang canopy niya, mas malaki yung, mas marami siyang terminal branches, mas marami siyang bunga. Kagaya ngayon, aking mangosteen na 24 years old, about mga nag-average siguro ako sa lahat ng trees ko ng 200 kilos per tree. So, ayun lang. 200 kilos sa isang puno. So, may imagine ko kung 100 years old na siya, hindi ko pinsipan kung ano na kadami yung bunga niya. Opo. Ano ba to? So, meron bang certain variety for the mangosteen? Ang variety ng ating mangosteen, tinatawag nilang hulo variety dahil galing sa hulo. Medyo maasim ng konti. Kagaya din niya ng mangosteen na nandoon sa Indonesia. Kasi I presume yung sa hulo, galing yan ng Indonesia. Indonesia? Oo, kasi magkadikit lang yan eh. Yes. Then, yung mangosteen sa Thailand and sa India, medyo matamis. Konti. As compared sa ating hulo. Opo. So, yun, merong variety na nandyan sa inyo sa Luzon, I think somewhere in Quezon Province eh. So, medyo matamis siya, kaya ang tawag nila sweet mangosteen. Pero ang kagandahan nito, kahit itong ating maasim na galing sa hulo, with proper nutrition, with proper care, is tumatamis naman. So hanggang last couple of years ago, sinubukan ko, I had a new toy, yung bricks meter para malaman mo gaano talaga katamis ang ating butas. So, yung ating mangosteen can be as sweet as 25 bricks. Nasabi mo ng kaibigan ko na sa Guimaras Experimental Station na doing research on mango, sabi niya yung mangosteen daw natin that time is as sweet ng mangga. Yung level ng bricks na kanilang mango. Eh, sasabihin ko. So, halos kasing tamis po ng mangga. Ayan, sabi mo, tamang pag-aalaga, tamang nutrisyon. Paano ba yung sinasabi nating tamang alaga at tamang nutrisyon? Ano yung programa nyo dyan, sir? Ang mangosteen, at least sa aking practice ha, sa farm, wala akong spray. And I think
Spray meaning is pesticide. Chemical spraying. Mm-hmm. Wala akong binibigay sa kanya. For the whole ilang years na I've been in production, never pa ako nag-spray sa kanila. Mm-hmm. Ano ang ginagamit niyo, sir? Inahayaan ko lang. Ah, okay. Wala lang kayong nilalagay na nitrogen, potas, wala? Ako siguro, naglalagay ako ng a little inorganic fertilizer. Organic. Dahil ang farm ko, ang setup niya is production talaga. Na sinasabi nga nila, pagtatanim na ang purpose is pagkakapirahan talaga. Mm-mm. But karamihan ng mag-sustain nito sa Mindanao na sabihin natin, couple of trees lang per land area, no? Per land owner. Hindi nga nakakatikim ng konting maski kahit konting fertilizer man lang eh. Mm-hmm. Kaya yan ang natatanggap ninyo, nakikita ninyo diyan na ang mangustin na medyo maasim. Kasi never yet siya nabigyan ng anything. Wala talaga. But with proper care, mataas talaga ang greeks niya, matamis din and maganda din ang quality. Itong proper care, saan to alaga? Sa tubig? Actually, no, proper care, parang masabing kung ano talagang ginawa. But actually, it is just the application of potash. Potash. Oh, potash. Fertilizer. That's it. Wala naman akong in-spray sa kanya na binig. So, during once a year cropping niya. Opo. Awari. Walang, halos wala talaga. Except yun lang na nilagyan ko lang ng potas para ang roots niya ay tumaas. Yes. Kagaya ng ibang fruits din. Kasi potas is ang nagkukosang tamis sa ating mga prutas din ay potas. Yes. Kaya yun yung tinatanong ko kanina. Okay po. So galing po tayo dito sa ano, proper nutrition and proper care, kailangan talaga natin yan para sa magandang production ng mangosteen, no? Ang Mindanao kasi, ang inyong area, lalo Davao, Kidapawan, dyan talaga maraming mangosteen. Bakit kaya? Dahil sa lapit niya sa source ng kwan, ng seedling na galing Indonesia, pupunta ng Hulo, and dinala sa ibang nakarating dito sa Mindanao talaga. Opo. Kagaya dun sa Quezon Province, yung sweet mangosteen, isang thing, hindi ko pa namit ha, ay parang doktor din siya na kumain siya ng mangosteen sa Thailand at yung mga buto-buto, dinala niya dyan at tinanim sa kanyang property. Opo. Kumbaga, hindi na nahirapang mag-adjust itong mangosteen natin kasi same, halos same ang klima. Yes. Sabi ko kanina kasi, ang temperature din talaga malaking factor po pagdating dito sa ating mangosteen. I do not think so. Kasi ang Indonesia, ang Hulo, malapit talaga yun sila sa sea level and coastal town. Kita. And okay naman ang kanilang mangosteen doon. Oh. It's being propagated nga naturally. It spreads naturally. Mga ibon lang at aksidente na yung kumain, tinatapon ang buto anywhere. Nagka-tribe naman siya, parang. Oh. Tapos, sir, tawag dito, ano ba to? Upland? Lowland? Pwede ba to? Pwede. Pwede lowland. Pwede yung lowland. Pwede naman ang siya. Ang aking tanim ngayon is nasa about 450 meters above sea level. So, okay naman siya. Oh. And, pag tayo namunga, may mga peste ba? Anong mga karaniwan na nagiging problema natin sa ating tanim po sa mangosteen? Wala naman nakita ko ha. Wala naman masyadong problema dito. Meron nga research yung European industry natin. Hinahanapan nila ng mga sekto. Oo. Yung mangosteen. Yun, may nakita silang trips. So, they were worried about that na pinag-aaralan nila paano i-control. But para sa akin, kung hayaan mo lang,
yung damages ng mga insekto na yon is masyadong minimal. Mm-mm. So, not worth the effort na perfect the all the fruits ay dapat malinis. Mm-hmm. Yung mga may defect, pagdirienda na lang ng mga tao yon. And yun ang binibigay namin at pinagbibili dito sa local. Of course, yung mga magaganda talaga, yun ang pinapadala namin dyan sa Luzon. Sir, may tanong ako. Kasi ano, ang mangosteen natin, pag nag-harvest tayo, mano-mano pa rin ba tayo? Traditional way? Yes. Mano-mano pa rin. Mayroong bamboo pole, tapos may wire basket sa dulo. Tapos, yun lang ang yun lang ang ginagamit para ma-harvest nila. Mm. Sige po. Sir, sa ating pagbabalik, pag-usapan pa natin yan ng mas malawak. Magbe-break lang po kami. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Dr. Alexis. Dok, tinanong ko sa'yo, mano-mano ang pag-harvest natin. Eh, ilang puno ba ang usually na pinapa-harvest mo? Yeah, every hectare meron sa plantation size 100 na puno. 100 na puno. 100 na puno. So, sa manpower, ilang tao ang kailangan dito? Marami-rami. Sa barangay. Pero everybody's happy naman kasi they get paid on a per kilo basis. So, bago sila umuwi sa hapon, I get paid by my buyer and they also get paid for their labor. Oh, ano ba to? Meron kasi kami nakausap naman sa rambutan, yung buyer na yung minsan na magbibigay ng presyo at the same time, sila na rin magpapaharvest. Ito, ikaw lahat harvest tapos kanila yung bayad. Tama ba? Yes, yes. Normal practice dito, as soon as namunga na ng maliliit pa na bunga, normal farmers here in Mindanao already sent it to itong mga buyers. Buyer. Oh, mga local na. Fully, ano? Hindi pa. Yung local, sabihin natin, consolidators. Kaya sabi ko nga sa'yo, demographic ng fruit farmers dito sa Mindanao is isang farmer, meron siyang 10 mangustin o 50, ganon. Hindi worth sa kanyang time kung full 1 year ng time niya, i-devote niya doon. Oo. So, yung mga, may mga buyers dito na, okay, si farmer 1, kausap niya, may 10 puno. Farmer 2, mayroong 30 pa puno. Mayroong 100 na puno si Farmer 3. So, i-consolidate niya yon. So, viable sa kanya mag-maintain ng tao para ikutin lahat yon. So, gawin pala ang lakaran dyan. So, oo. Pagka-harvest po, ano yan? All in, all out? Ganun ba? Depende lahat sa presyo. Magkano ang per kilo ba ng ano ng mangosteen pagka-season? Normally dito is around 50 pesos. 50 pesos per kilo. Yes. And during that time, yes, yung 50 pesos namin dito dyan sa inyo, 180 to 200 na ang pinto mo. Oo. Malaki. So, what I'm saying sa mga friends ko na gustong pumasok dito sa mangustin, sabi ko, mga bata pa naman kayo, kayo na lang sa logistics. Paano nakikita ninyo from 50 dito sa amin tapos 2 days na travel ng truck, 120 na dyan, 150 na yan pagdating sa Luzon. So, malaki ang tutubuin nila theoretically if they'll just look into and solve these logistical problems. Yes. At iniisip ko dito ang kumikita talaga traders. Yes. Yes. Talo ang farmers kasi traders wala naman silang tinanim pero kumita sila, 'di ba? Nagbiyahe lang sila. Pero okay sir. That
sa inyo ay 50 pesos. So, sa isang puno, ilan ulit yung sabi mo na pwede mo Naka 200. Average ako ng 200 kilos. Oh. 200 times 50, ilan yan? Nasa, ano yan? 25? Yeah. 25. Oh. So, yun ang ano mo? Sa 100? 103? Oo. So, sa isang araw, bawi mo na yung ano mo, puhunan, di ba? At oo, isang beses ka lang nagtanim. Yes. Dito sa Mindanao, karamihan ng sa fruit industry dito, sabi nila on a per hectare basis, whether that is pomelo, rambutan, durian, pag nag-neto ka lang ng 100,000 per hectare, that's not something to brag about. So, quiet ka lang niya. Ah, so mababa pa yun, sir? Mababa pa yun. Oh. Oh. Yung nga, hindi ka magkikwento sa kaibigan mo niya. Ganun pala yun. Ayun, sir, para naman sa ating mga consumers, ano naman masabi natin, paano natin malalaman kung maganda yung klase ng mangosteen? Ano ba yan? Ang presyo ba yun sa inyo per size? Ako dati na interview, pagka medium size, large size, iba ang presyo. Sa inyo, ganun din ba? Ang kuha sa amin, pare-pareho ang size niya, except yung very small talaga. Mm-hmm. Usually, depending sa size, per kilo is nasa 8 hanggang 10 na fruits yan. Then, ang para sa amin, yung nakakarating dyan sa inyo na mangosteen is usually, I presume, mga isang linggo na in travel. Oh. In transit and lahat sa palipat-lipat ng mga traders. Eh, na-notice mo, matigas na yung balat niya, di ba? Opo. The best mangosteen is pag-press mo ng fruit, malambot pa. And that can be malambot in that state for two to three days. Pag ba kayo nagpa-harvest, pahinog pa lang o hinog na? Pahinog pa lang. Kasi anticipate namin 3-4 days ang biyahe ng mga traders. So yung pahinog pa lang, merong sabihin natin, tinatawag nila color break pa lang. So green ang mangosteen. So as soon as merong stripe na yan ng reddish or purple color, hinaharvest na namin niya. Para pagdating din sa inyo, is medyo maganda na yung kulay. Medyo reddish na. Pag itim na yan siya, hindi na yan, matigas na yan. May time ba ng pag-harvest? Best time? Hindi kasi sabay-sabay pag-harvest namin eh. So, ang harvest season namin get run for about 1 month. So, pag morning, pag-harvest namin, yung tao, harvester namin, iikot, kunin lang yung medyo pinkish na. Na bunga. Then, yun ang ibibigay namin para sa mga traders na bumibiyahe din sa inyo. Sir, usually, ano ang market nyo? Lahat naman talaga papunta dyan sa inyo eh. Sa Luzon. Luzon. Although yung mga itok na, yung purple na, which is yung ang pinakamatamis talaga na stage ng mangosteen. Dito sa Mindanao, meron din kami market. Yung local market namin, Mindanao market. Opo. Ano yung sir, meron kayong bagsakan center? Parang ganun, para sa mangosteen. Wala kaming bagsakan centers dito except yung mga ino-organize ng mga local government units. Pero karamihan kasi, diretso from the farm, kukunin na doon ng mga buyers. Opo. Export Oo. Naman, sir, paano naman tayo sa export? Pwede na ba tayong mag-export? Wala nga talaga tayong volume eh. So, mahina talaga, pero malaki ang potential for the reason that hindi magkasabay yung harvest natin.
for mangosteen and durian, ang harvest dun sa Thailand and Vietnam is about our summertime, July. So, pag tayo ang nag-harvest ng ating durian at mangosteen sa August at September or October hanggang minsan December, pagdalahin mo yun sa Thailand, ibig sabihin wala pong competitor doon. Oo. Kasi tapos na yung harvest nila eh. Yes. Magandang ano yun, magandang opportunity yun. Kasi sabihin, yes, maganda ang presyo nun. Kasi tapos na yung sa kanila, lipas na. Yes. Bakit po tayo nahihirapan, sir, na pagdating dito sa Bolivar, sabi mo naman, maganda mag-alaga ng mangosteen, relax lang. Bakit parang ang ating bansa, parang hirap sa promotion para magkaroon ng mas maraming tao na magtatanim ng mangosteen? Comfortable na kasi tayo eh. Lalo na dito sa Mindanao. So, bakit ka pa magtatanim dyan ng mangustin? Tagal yan. Itong tanim ka ng kung ano, mas madali. Diba? Comfortable na kasi talaga ang tao. Opo. Pero sayang yung opportunity. Yeah, pero wala ko na kinaya. Gusto kong i-relay sa dami ng iyo. Na malaki pa rin ang potential ng ating fruits. Dahil yung harvest season natin is hindi kasabay sa harvest season ng ibang countries. Yes, saliwa kasi eh. Mas maganda yun sa atin. Kumbaga sir, dagdag ano to eh, income para sa ating bansa. Pag pandagdag sa ang natin to ng ekonomiya natin, kumakakuha ka sa export, di ba? Oo. Although napag-isipan din namin na aming mga kaibigan na who are growing these fruits, durian and mangosteen, na bakit tayo magpapadala pa sa export na nasabi ko nga twice na sa'yo na rare pa nga ang prutas natin sa Luzon. And ito ang sad part. It is more expensive to send our fruits outside than sa Luzon kaysa sending it to China. Okay. Yes. So baliktad pala yun. That is something that our government and we should look into. Sabi natin, ganyan talaga dito sa Pilipinas eh. But kung pwede nating pag-aralan na ating mga gobyerno, maybe they can do something. Yes. Bakit ganyan? Kung na-notice mo, ilang years na gusto ng mga typical ha, na mga taga-Mindanao. Sabi, separate na lang kaya tayo sa Luzon. Kasi mahirap pagpadala sa Luzon. Easier to send it to China, to Hong Kong eh. Oo. Kaya din pumahal ang presyo sa amin. Kasi ang mahal din ng shipping nyo. Yes. Yes. Kung nanotit mo nga, ang mangosteen, 50 dito kukunin ng trader sa amin. Yes. Bakit 180 to 200 na dyan sa inyo? Mm-mm. So yun yon, sa shipping pa lang pala mahal pa. Yeah. Okay. Yeah. Sir, pag-usapan naman natin ano ba yung mga health benefits na pwede nating makuha dito sa mangosteen. Sabi nga nila, ang mangosteen is our cure all. Cure all dahil cure all. Ano sa akin no? Dahil nakaaral ako ng nakatapos ako ng medicine, ang sinasabi ko lang, first and foremost, ang ating mangosteen ay it's a good carbohydrate source also. Okay. But in terms of medicinal benefits, marami din talaga siya na even sa akin, ginagamit ko talaga. Like number one, yung medyo kabag na tinatawag. Simple lang yan na kwan. Ano man mahirap yan gamutin. Pagpunta ka ng hospital, paano ba yan? Sabihin mo, Dok, meron akong kabag. Ano bang gamot dito? Wala siyang mabibigay sa'yo. Pero if you just drink a tea na mayroong dried na mangosteen, yung fruit ng mangosteen, that's it. In an hour, you will feel relief. Reklamo lang yung mga katabi ha. Dahil ilalabas mo yung pangit. Nakita ko din na ano mataas din ang antioxidant ng mangosteen. Yes.
halos lahat ng mga purple color na mga fruits is mataas talaga yung mga antioxidant. Kasi, but I would just like to focus on na itong mga fruits natin as carbohydrate source natin. Kasi mahirap naman pag-usapan natin yung cancer tapos wala pa tayong makain dito. Maybe it will come. Marami naman nagtitest din kung ma-monitor mo yung mga ads nila. Pero para sa akin, focus lang muna dito tayo sa fruit production for its carbohydrate benefits. Opo. Ay sir, may tanong ako. Hindi ba mahal magsimula ng mangosteen farm? Hindi naman. Yes, medyo sabihin mo, matagal ang gestation period. You start before ka maka-harvest. But as in all fruits dito, whether that is durian, rambutan, mangosteen, or any other crop, permanent crop, one harvest, your one good harvest will be enough to pay for your 10 years of it. So kung sabihin natin na may, sabi ko kanina, kung may 100,000 ka per hectare, it's not something to brag about. Mm-hmm. So, ibig sabihin, kung sa 1 hectare ka, meron kang 100,000, so that is 10,000 every year. Okay. Para ang maiwan sa'yo, para sa damo-damo mo. Mm. Ay, kung may iwan 10,000 sa isang hectare yan, sa isang taon siguro, you can keep it wheat-free naman siguro. Mm. Kung isang hectare yan lang. Opo. Manage. Basta, kayang i-manage. Yes. Common belief dito sa amin is yun nga, ang tinatarget namin is dapat may 100,000 ka. And that is based on our farm gate price, which is very low as compared kung dyan sa inyo. Oo. Biro mo, baka 100,000 na tinatarget namin sa 50 pesos na farm gate price. Imagine if people in Luzon will plant this fruit, and hindi lang 50 yan. Minimum siguro 100. So ibig sabihin, as if you compare to us farmers in Mindanao, doble na yung income niya. Opo. Mm. Okay. Kaya lang, natatakot lang yung mga taga-Luzon talaga. Dahil sinasabi nila, baka abutan sila ng bagyo. Yan ang number one. Kasi ang Mindanao ngayon bihira po talagang daanan ng bagyo. Yes. Hindi katulad ng Luzon na talagang pagka dumaan ng bagyo, sige, bagsak tayo sa Luzon. Yun, may target na eh. Ganun yung nangyayari. Which is napakaganda po talaga ng lugar ng Mindanao pagdating po sa mga fruiting trees dahil yun nga madali tayong nakakaiwas sa mga bagyo. Yes. Sir, ano naman po ang parang encouragement po sa ating mga kasamahan na ngayon ay nasa mangosteen. Sabi mo nga, sa umpisa, medyo matagal talaga yung return of investment. Pero once na nandyan na, tuloy-tuloy na yan. Ano po ang inyong encouragement para po sa kanila? Sana iwi consolidate. Kasi paano naman... Iba kasi ang isip kung ang farmer, mangosteen farmer na yon, meron lang siyang 10 puno. Diba? Hindi na siya mananaginip na madala ko itong aking harvest this year sa Laguna. Hindi na siya. Kasi mahirap para sa kanya eh. But if we pull our resources together and bring it there, alam mo naman, ang tracking papunta dyan, less than about 20 pesos. Sa aeroplano, kung ang buong aeroplano, which can contain 13 tons ng fruits, madala dyan sa inyos, the cost will be about, sabi na natin, 25 pesos. So, ibig sabihin, our 50 pesos plus 25, sabihin na natin, we can sell it to you at 100 pesos. Mm-mm. And we will be happy as farmers, and I'm sure galing sa 200, ngayon mayroong mangustin dyan sa inyo na 100. Mas malaking benefit for you and for us farmers also.
So, parang equal naman. Yes, oo. Ayun, sir. Thank you po sa pagsama sa amin. Dami po namin natutunan. At alam ko, sir, na ikaw ay talagang nag-e-enjoy sa inyong pag-farm po sa Mangosteen. Sana nga po ay makabisita kami at makita po namin yung inyong actual na farm. So, wag lang dapat kung kayo'y pupunta dito, dapat yung harvest season. Kasi ngayon, ang makikita din yung sa farm, eh, puro dahon. Puno lang, green lang. Opo, ano ba, August, Kidapawan ano, Festival? Yes, yung Kadayawan Festival. Kadayawan pala, Kadayawan Festival. Oo. August Kadayawan. Ang usual. Oo. O yun, yun ang maganda. Baka punta ng Kadayawan at tapos susunod sa inyo, makapag-tour. Yes. Thank you, sir. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-share sa amin ng inyong kaalaman sa Mangosteen. At sana po ay makasama po namin kayo sa mga susunod po namin episode. Okay. Welcome naman. And I'm willing to share also just para ma-encourage din ng ibang mga farmers natin na merong kabuhayan na maganda sa pagtatanim ng mga puno. Opo, thank you po. At sa ating mga kababayan, maraming salamat din po. Isang kaalaman na naman po tungkol sa agrikultura ang ating napag-usapan. Ang Mangosteen nga po ay ito ang pinibida talaga ng mga taga Mindanao. Kaya naniniwala kami na malaki po ang potential nito. Ina-encourage po namin kayo na magtanim na rin po ng Mangosteen. At Sir Dr. Alexis, maraming maraming salamat po sa inyong binahagi tungkol sa Mangosteen. Sana nga po ay nagbigay na inspirasyon sa mga taga-subaybay natin na maganda itong Mangosteen bilang sangkanim at maganda din po ang health benefit nito sa atin. Maraming maraming salamat po. Ito po ang Agri Ako Dyan. Agri! Agri Ako Dyan! Agri!